PS5 na yata ang isa sa pinaka-pinag-uusapan ngayon pagdating sa mundo ng gaming bukod sa PC, Nintendo Switch, Xbox at mobile gaming. Sino ba naman ang hindi mamangha sa PlayStation 5 dahil bukod sa 10.3 teraflops high-power GPU performance nito, eh talaga namang ultra-realistic na ang mga games dito na kaya na nga hanggang 8K resolution. Ngayong araw na ito ay pag-usapan natin kung ano nga ba ang status nito sa buong mundo at pahapyawan na rin natin kung bakit mas mataas nga ang presyo nito sa mga resellers. Tara! Unang na-release ang PlayStation 5 noong November 12, 2020 sa mga bansang Japan, New Zealand, Australia, North America at Korea. Kasunod ng worldwide release noong November 19, 2020. Pero sa case natin dito sa ating bansa, ito ay dumating lamang noong December 11, 2020. Baka sasabihin ng iba dyan, may kilala akong Pilipino nakakuha ng PS5 December 11 ha? Yan ay dahil malamang na nakabahis sila sa US o sa ibang parte ng mundo na unang narelisan ng PS5. Kaya huwag kayong magtataka rin sa iba ha. May presyo itong $499 para sa physical version at $399 naman sa discless o yung digital version. Ngunit, pagdating dito sa Pilipinas, ito ay nagkakahalaga ng 27,990 pesos para sa physical version at 23,990 pesos naman para sa discless o digital version ng PlayStation 5. Kung napansin nyo, tumaas talaga ang presyo nito mula sa original price. Walang ibang dahilan kundi ang VAT o yung Value Added Tax na equivalent to 12% na siyang ipinapatong katulad sa mga produkto na nanggagaling nga sa ibang bansa. I-click nyo lang sa ibaba ang link ng isang website na nagpapakita kung paano kinocompute ang VAT sa Pilipinas. Ito ay para magkaroon na din kayo ng karagdagang kaalaman kung bakit sadyang mataas talaga ang mga presyo ng mga produkto na nagmumula sa ibang bansa katulad nga ng PS5. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga Filipino fans sa pagkuha ng PlayStation 5 nitong December 11. Alam niyo ba na hindi naging madali para sa mga fans ang pagkuha ng PlayStation 5 na yan? Bakit? Dahil naging available lang ang pre-order nito online noong mga panahon na yan. Kadalasan kasi kapag may bagong console na parating, usually nagwo-walk-in lang tayo para doon bumili directly sa physical store, hindi ba? Pero iba ang naging istorya ngayon pagdating sa PS5 dahil iilan lang ang maswerteng nakapag-pre-order nito online. At dahil nga dyan, hindi naiwasan ng ilang fans ang madismaya dahil hindi sila naka-avail maka-pre-order sa mismong release date. Ngayon, maitatanong mo na siguro kung bakit ito nangyari. Ayon sa CEO ng Sony na si Jim Ryan, na November 24, 2020 pa lang ay sold out na ang PS5 at konti lang talaga ang units na nagawa nila. Pero dinagdag niya na kahit wala daw pandemya o COVID-19 ay talagang masosold out ang PS5 dahil sa popularity nito. Well, since nabanggit na natin ang pandemya o yung COVID-19, pag-usapan na rin natin ang lockdown effect ng coronavirus. Dahil nga kaliwat kanan ang lockdown sa buong mundo nitong mid-2020 o yung kalagitnaan ng 2020, hindi maikakaila na naapektuhan din kasi ang mga main suppliers ng Sony para sa mga importanteng parts sa paggawa ng PlayStation 5. Kaya it turned out na kaunti lang talaga ang mapoproduce ng mga units ng Sony para sa ating mga consumers. Sa sobrang konti nga nito, humantong pa sa pagnanakaw ang ilang foreign fans para lang mapasa kamay nila ang PlayStation 5. Ito ang ilan sa mga headlines patungo sa nakawan na yan.
nag-iwan ako ng link sa ibaba kung gusto niyong puntahan mismo ang website na yan, yung mga balita na yan. Ngayon, sigurado ako na kahit pa paano ay nagkaroon na kayo ng idea kung bakit ganun na lamang ka-in-demand ang PS5 o PlayStation 5. Pag-usapan na natin ang mga resellers. Obviously, scarcity ang nag-iisang dahilan ng mga resellers kung bakit nila ito ibinibenta sa mas mataas na presyo. Kaya, hindi na nila naiwasan na i-take advantage ang pagkakataon na kumita ng pera. Pero, lilinawin ko lang ha, hindi ko sinasabing tama lang na i-take advantage nila ang sitwasyong konti ang PlayStation 5 at ibenta ito sa mas mataas na presyo. Dahil, kung ako ang tatanungin ninyo, eh mas gugustuhin ko pang maghintay na lamang na maging available ito sa mga physical stores sa ating bansa at saka ako bibili. Sana malinaw yan. Pero kailangan din nating maintindihan at maunawaan na naghahanap buhay din sila sa gitna ng pandemya at may kalayaan sila na ibenta at presyuhan ang mga produkto na gusto nilang ibenta. At tayo naman, bilang mga consumers, ay may karapatan din tayong mamili kung saan, kailan, at paano tayo bibili o magkakaroon ng PlayStation 5. Ngayon, tatlong punto ang gusto kong pag-isipan ninyo ng mabuti. Sasabihin ko ang mga bagay na ito para maiwasan na rin natin yung pag-aaway-away sa social media at ikayatin kayong lahat na magkaisa. Since nasa iisang industry lang naman tayo, ang booming gaming industry. Una, ayaw mo ng mahal na PlayStation 5 na worth 65K? Huwag kang bumili. Pangalawa, meron kang budget para sa original price pero wala sa price ng resellers? Then, mas maganda mag-ipon o maghintay ka na lamang na maging available ito sa mga physical stores natin dito sa ating bansa. Pangatlo, kung gusto mo talaga ng PS5 at the same time may budget ka para sa presyo ng resellers, then go, makakapunta ka na ngayon halimbawa sa Green Hills at makakabili ka roon ng 50 to 65,000 worth ng PS5. At the end of the day, it's your choice. Nakadepende lahat yan sa iyong pera at lalong-lalo na sa iyong kagustuhang magka-PS5. Okay? Ayan. Kayo, ano ang masasabi nyo sa bentahan ng PlayStation 5 dito sa ating bansa? Pa-comment naman sa ibaba kung ano ang mga saloobin nyo tungkol dito. Pa-like and subscribe na rin naman if gusto nyo magpatuloy ang mga ganitong topic pagdating sa mundo ng gaming. Muli, maraming salamat and I'll catch up again next time!